Paano ang estilo ng kunyar ito? Pinalagaan sa iyo. Pag ibebenta, paano ang hatian niyo ng ano? Kaltas ho yung buhunan. Tapos hati sa tubo. Ayun, maganda pala. Yan si boss. Ito'y bagong bilhin niyo pa lang. Bagong dating. Pero ito'y kung bibenta niyo na rin siya, pwede na ibenta. Mga magkano naman? Wala pang limang pa, wala mang presyo, wala mo na. Magkano ibibenta itong ganito kalaki? Busi, may nagsasabi sa akin, may nag-comment sa atin, hindi ba delikado sa baka yung palyat? Pag hindi na pa, babad daw na ayos? Hindi. Hindi naman? Hindi. Pero ilang oras yung binababad yung palyat? Tatlong. Dahil ang panggana doon rin dito binibenta. Tamang tight na. Malaki ano. Mabait naman. Oo. Mabait naman pala. Tingnan natin kung mabait talaga siya. Mabait nga. Hop, 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 hop. Ayan, magandang hapon mga Talong Stevie. Ngayon po ay alas 3 na lang hapon dito tayo sa Riaya. At si Sir ay kasalukuyang tinitingnan nyo kanyang inalaga ang baka dito. Ayan po, tayo po ay nandito ulit ngayon upang magtanong ng ilang impormasyon, lalong ngayon yung nag-request ng video na ito. Kung paano nga ba estilo ng pag-aalaga ng mga bakang ganito yung iwihan at paano nga ba ang kitaan dito. At syempre kung paano nila ito inaalagaan para hindi malugi sa pag-aalaga ng baka. Ayan po, napakahalagang impormasyon to, lalo na sa mga baguhan pa lang na nanonood dyan sa atin. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito, sa ating visit dito sa mga, tag nila dito yung mga mag-aalaga ng baka sa Riaya, Quezon. Kaya tara, manood tayo sa ating video natin sa araw na ito. Yun, laking bakan to. Yan yung mga bakan na dito. Tatangkad. Yan. Tapos yun, may baka din dun. Ito ito yung mga paiwi na ano. Mga paiwi na. Ang laki nitong isa, ang taas. Ang tangkad ng baka. Yan po. Yan. Takot sa camera oh. Yan, marami pong baka dito. Dito medyo green panda mo, kaya lang ito hindi na nakakain nila. Yan. Hanggang dun, may mga baka dun nakatali. Ito pati oh. Bossing, kayo nag-aalaga nito? Pwede kayo ma-interview? Yeah, si Bossing oh. Ito po eh, Bossing, ilang buwan mo nang alaga itong baka mo? Wala pong isang buwan niya. Ah, bago pa lang? Bago pa. Ah, bago pa lang tutuloy yung alaga ni Bossing. Sabihin niya, anong, paano pinapakain mo dito sa baka mong ito pag-aalaga? Pinapakain ko ng palit at feds. Feds. Tapos damo. Damo? Uh-huh. Ngayon ba parang wala na masyadong, sa kayo nakakuha ng damo pa? Naghahanap pa ho kami dyan sa baba, nangungumpay. Ah, pero yung ito, bago ito napapunta sa'yo, meron ka na rinalagan dating baka? Tigil po, mga ilang buwan akong tigil. Sa ibos lang naman ang nakuha ng baka. Ah, okay. Kumbagay, paano ang estilo ng, kunyari ito, pinalagaan sa'yo? Pag ibibenta, paano ang hatian nyo ng, ano? Kaltas ho yung buhunan. Tapos? Hati sa tubo. Ayun, maganda pala. Yan si boss. Butit nakita natin si boss, siya po ay isa sa mga nag-iiwi ng baka. Ilang inalagaan yung baka dito? Ito pong dalawang baka. Ah, ito parang dalawang malaki tining natin baka yan. Mm-hmm. Yan, magaling pala din palang hati sa ano. Ayos naman ang kita sa baka. Kumbagay, i-recommenda mo doon sa mga bago pala magbaalaga ng baka. Sadyang kumikita. Sadyang kumikita. Ayun. Yan si Bossing. Nandito tayo sa Riaya kasi marami pong nanonood sa atin ng mga gusto magbaka. Tinatang nila, baka naman daw malugi. Hindi naman siguro at ano? Pwede ho kung hindi nirabia din. Yun. Yan ang magiging problema nila pag hindi nasikaso. Kasi yan, may buhay din ang baka eh. Yun eh, tuwing ilang beses nyo po pinipid siya? Isang beses lang? Isang beses lang sa isang araw. Isang beses lang sa isang araw. Tapos, damo na. Tapos yun, katulad nun, sabi ni boss eh, pinapalyat din niya, pinapanang palyat. Pinapainom. Hindi, halo po sa tubig yung palyat ano? Ilang oras nyo po binababad pala yung palyat? Pagka, mga dalawang oras. Dalawang oras. Kasi sabi nila ba, pag hindi rin napaganda yung baba dyata, parang nagbabloated yung naano yung tiyan ng baka, no? Okay, ho, ano, patigas ang pagkapalyat. Nasaid. Yun, kaya kailangan talaga nakababad siya. Mga dalawang hanggang tatlong oras. Mm-hmm. Yun. Pare si boss ni dati na raw siyang nag-alaga ng baka, kaya lang hindi napatigil kayo. Mm-hmm. Ngayon, ibalik na ulit sa pag-alaga ng baka. Yun natin itong mga baka. Ito daw po yung iniiwihan ni boss na baka, ang laking baka ito. Yan. Tapos yun yung isa. Ay, bossing, anong tuwing ano mo pala ito pinapainom? Pinapakain ng feeds? Tanghali po ako nagpapakain. Ah, talaga tanghal, sabay na yun. Palyat. Paano po hinahalo yung palyat tsaka feeds? Hindi. Ahalo na yun. Palyat at feeds tapos tubig. Uh-huh. Yun. Tuwing tanghali lang tapos yung iba yung pagkain na. Yung kumpay, tuwing ano yun nilalagay? Magat-hapon ho. Magat-hapon naman. Magat-tanghali hapon ho. Ah, tatlong beses din. Tatlong beses din ho. Oo, kasi pag hindi nga alagaan yung baka na maayos, hindi rin maglalaki ano.
Ayun, yung palang pain ni bossing, umaga tanghali hapon. Pero sa yung, di ba kalimita may estimate ka, yung isang sako nun kulang sa iyo, yung maghapon, di naman? Hindi naman. Ay, yung banda mo po, kulang po dyan. Kulang talaga? Ah, kailangan din talaga sipag. Dalawa. Dalawang sako, ay isa maghapon. Ayun. Para yung baka ay sadyang lalaki. Ay, ito. Pero ito yung malaki ng ano, kaya lang ito nabili na siguro malaki na ano. Malaki na po dyan. Malaki na talaga nabili pati yung isang yun. Ito yung iniiwihan daw ni boss na baka. Tapos yung isa yun, isa rin na may-ari ano. Iwihan din. Iwihan din. Oo, yun. Kay boss din yun. Apat, ilang, parang dami baka dito. Ilan to lahat? Lima? Lima. Ang nandito, lima? Parang lima yan. Ah, may-ari pa rin daw din yun. Parang yung tatlo, isa na sa dulo. Tapos yung isa yun nandun, no. Maganda dito at medyo parang sariwa pa yung ano. Kaya ito hindi ba nila nakakain yung ganito? Hindi po kinakain. Ah, hindi pala kinakain ng ganito. Yan. Ito yung mga baka nilang ditong iwi. Yan. Nilipat na yung kanyang talian ng baka dito. Ito palang kailangan gamit ano, pag ano, may bakal. Para hindi siya basta-basta mahugot at madelikado manira ng halaman pag ano. Delikado eh, pag nakawala. Oo nga. Yan. Kakal na binaloktot yung dulo. Yan eh, anong lock dyan? Pids na ito. Pids na tapos nilagyan mo ng asin. Pids na asin. At tuturuan pa lang siyang ano, kumain. Pag ganun pala pagtuturuan yung mga baka, ilalagay sa tubig. Ay hindi, talaga naman inalaki yan sa tubig. Ano? Ilang kilong pids na nilagyan mo dyan sa timbang maliit na yan? Kunti lang. Habang bang i-training parang ito? Ayan o. Papa-training daw ito mga alaga nila na i-feeds. Ba't ito ba yung bakang Quezon? Baka? Halos eh na. Bakang sariaya din. Ang braman ng dumalaga mali. Ay, tinadyan! Ah, ito. Anak to ng dumalaga. Teka, tinaman natin, tinatin dito si Bossing. Tayo nandito ulit sa sariaya, tayo mangungulit ng gulay. Niwala tayo nga ng gulay. Mananay, daro tayo ng gulay. Ininitaw na lang tayo. Makasisitaw, sabi ni Commander, may dala ka namang gulay. Ayan o. Ano kaya? Ito'y bagong bilhin nyo pa lang. Bagong dating. Pero ito'y kung bibenta nyo na rin siya, pwede na ibenta. Mga magkano, wala pang hindi man pa wala man presyo, wala mo na. Magkano ibibenta itong gato kalaki? 40. 40, may gito ito. Tinitraining pa nila itong pag-feeds itong bakang ito. Bagong alaga nila ka Charlie. Kumbaga dito na din sa sariyaya galing pala ito. Kaya lang din sa inyo madalang nagpapakain ng pizza do. Kalimitin na mo lang. Ayan. Ano kaya hihimudin mo yung ano nilagyan nila ng asin? Ano yung isang dakot na asin? Isang dakot na asin daw nilagay dito. Ayan. Para daw matuto itong kumain. Maganda naman ang katawan niya. Lahat ito na mestizo lang ito. Mestizo yun lang ano. Ilan itong alaga niyo ngayon bago? Ito isa. Ito lang. Tsaka yan. Ay, inyo din ito. Ito kanila din. Yan, titignan natin namin. Ito pa yung isa. Mga maliliit lang ngayon ang baka nila, bossing. Nabenta na yung malalaki. Ito. Yan. Ito yung pambenta niyo din. Magkano naman binibenta yan? Ha? Ah, ganun din, may kita 40. Boss, may tatanong ako kasi ang dami nagtatanong ng mga ano, paano daw ba yung labanan ng pagpapaalaga ng baka? Kasi maraming tatanong dito, di sa inyo maraming nagpapaiwiki ng mga baka. Hati sa tubo. Hati sa tubo, kunyari. Hati ng gastos. Hati ng gastos, kunyari. Kapital nito ay sabi natin mga 40 o 50. Tapos nabenta ng 80, tag 15,000. Kaya lang tatanggalin yung gastos dahil pinipids pa siya. Pero sa inyo yung mga pagpapaiwiki talagang kailangan ng pids. Nagpipids talaga kayo. Sa isang baka daw na ganyan, yung katulad yan, medyo ano siya. Ilang sa, di ba kalimitay na alaga niya ay 6 na buwan? 5? Kaya ang isang sako, mahigit? Walam pa. Mga dalawang sako? O, mahigit pa. Mahigit pa rin? Ah, malagas. Magaming gusto. Magkano ba ang pits ngayon sa sako? Kalimitay yung binibili niyo? Luntian, 1.5. Luntian? Ay, gamit pala yung luntian. 1,565, yun pala, medyo mahal-mahal din. Ay, din pala, pa, sa estimate mo, kaya niya kumain ng sa 6 na buwan ng mga 6-5 sako. Ano, sa isang buwan, isang sako. Yun.
para pinakamalinaw natin ay isang buwan, isang sako ng pids. Tipid pa yun. Kasi yung ilang beses yung pinipids, isang beses lang naman, ano? Isang kilo. Isang kilo sa isang araw ng pids. Yun daw ay tipid pa daw po. Yung mga nagtatanong dyan, ng, yun na po, yung tinanong natin si Bossing, yun ang pagpapaiwi daw hati sa tubo, tanggal ang gastos. Ang gastos lang makalimitan dito yung pids lang, ano? Pids lang. Pati ano pa? Palyat. Ah, palyat. Ay, mga pala, nagpapalyat pala sila. Bossing, may nagsasabi sa akin, may nag-comment sa atin, hindi ba delikado sa baka yung palyat? Pag hindi na pa, babad daw na ayos? Hindi naman? Hindi. Pero ilang oras yung binababad yung palyat? Ah, talaga kailangan ibabad. Hindi ka tulad ng pids na ito, pwede siyang direkta-diretso na ipakain agad. Ah, yun pala po mga katalong Stevie. Yun ang hindi natin naitanong sa kanila, kuya, dapat pala itatlong oras daw ibababad yung palyat. Sa isang timbang, yung malaking timbang yung regular, ilang kilo? 2 kilo. Yung regular na laki ng timba. Yung mga lagay ng biskwit, ano? Yung mga happy tayo, yung mga lalaking. Ay, yung boysen, yun po, pinakasample yung boysen na lagayin doon ng pintura, yun. 2 kilong palyat. Magkano po kilo ng palyat? 17. Nakakabili din po sa mga bilihan dito, sa mga, ano? Yun pala. Sa mga kilo-kilo, doon may nabibili din yan pala. Sadyang inipakain pala sa mga gantong alagang baka. Ayan, no? Ito daw po yung mga pambenta pa nila. Tapos ito po yung isa din, yung halos, pareho din ang presyo niya. Ayos na. Ay, hindi, natira yung pids. Hindi pa yung sadya. Ay, hindi pa raw talaga, no? Tubig lang. Hindi pa naman daw pala ito sadyaan. No? Ayan, isa marunong na. Ito, training pa lang daw itong mga to. Sobrang init na dito po sa Sariaya ngayon. Talagang pag mapapansin nyo ito, yung tuyo na yung mga damo nila dito. Ayan, no? Titignan natin kung kakain siya. Parang ayaw eh. Nag-aalangan. Ayaw. Alanganin ang ayaw ng pids. Sadyang kailangan nila i-pids para mabilis lumaki. Lugi sa alaga pag lumampas na sa ano, no? Pag hindi nag-pids. Ah, ayos pala naman. Ayan. Tapos meron pa po sila dung isa pang baka, yung anak daw ng titingnan natin. Kung papansin nyo po, pati ito yung pinipitas natin ng gulay. Tuyong-tuyong na talaga yung mga sitawa nila dito. Pati ito, hindi na nataniman yung sobrang init sa Sariaya. Pero meron pa dito po mga gulay dito na sila. Kapasila na rin sila sa gulay. Ito naman po, anong gulay ito? Patola. Ito yung mga bago palang gumagapang. Kailangan talaga ito yung araw-araw idilig din. Ano? Tuwing umaga hapon. Ay, isang beses lang. Ayan. Ito daw yung anak ng Brahman. Ayan. Magkano yung binibenta ito? Magkano. Ito daw, pambenta daw to ay mahigit na 30, bawa sa 45. Yan o. Ito yung mga baka dito sa Sariaya na maliliit. Meron din kay ganadore. Nasaan kaya, boss? Malayo? Ito yung malaking baka nilang ganadore. Eh, isanay na, boss, sa palya, ay sa ano? Pids. Ang ganda ng katawan nito. Ito naman daw yung kanilang panggana durin dito binibenta. Ah, malaki ano. Mabait naman. Mabait naman pala oh. Tingnan natin kung mabait talaga siya. Ah, mabait nga. Hop, 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 hop. Ito pala yung mahihain. Ito naman eh, boss, magkano yung binibenta itong ganito? Ay, ito yung mura lang. Mayigit 70 lang dito, ganadorin. Lahi ng Indobraman, Indobrasil. Brasil, ito yung Indobrasil daw. Saan mo dadaling yan? Ah, meron parang papay namin sa dulo. Ayan o. Ito daw, Indobrasil. Binibenta para ito, ganadorin. Lalapad ng tenga o. Malaking-malaki siya. Boss, ito yung may isang taon, may dalawang taon na? Ay, 1 taon lang daw to. Bata pa, mahigit sa... Ano, 1 taon lang daw ito. Mahigit 1 taon lang. Ito daw pa yung magandang gana doon rin. Mahigit na 70 lang binibenta ito. Ayan. Ang ganda ng pagbaka nito. Ito may ilang taon lang po ito. Buwan pala. Pa lang niya. Ilang buwan? Mga sa 5 months, 7 months. 35 months, 7 months lang. Ang laki po nito yan, ano? Brahman. Brahman, ano? Dumalaga. Ang ganda ng katawan, ano? Laki daw ito ng Brahman, yan, ano? Ito daw ay binibenta po ng magkano po ito? Patong sa 30 lang daw ito. Ganda ng pagkabakaw. Timurang-mura na. Pag yung gusto nyo po itong baka ito, i-message nyo lang ako. Tapos kukontakin natin may-ari ito pag ano. Yan. Patong lang daw sa 30 itong bakang ito.
binibenta pa nila. Ang ganda, oh. Lahi ng Brahman. Ang lapad pati ng tenga niya. Kita kita yung malahing-malahing yung pagkabaka, oh. Binibenta pa daw ito. Grabe, lalaki ng mga baka dito. Dito sa Riyaya, ako nagtataka kung tatanong ko lagi sa kanila kung ano bang pakain nila, sikreto na bakit ganito kalaki mga baka dito. Tinan nyo po yung damo, tuyo na. Wala na makain, pero mga baka dito matataba. Ayan. Ang inabutan lang po natin dito yung mga ito, lagayan ng pids. Yan o. Ipakain natin nila pids. Tapos na po pakain itong mga baka ito. Yan, tinan nyo po. Grabe. Ang tataba ng mga baka dito. Ilan naman yung sikreto nila, binasinabi nila sa atin yung mga pids, palya, tsaka tubig. Tapos siyempre, pinuturukan nila itong mga vitamins din. Yan, tinan nyo. Laki po ng pagkabaka nito. Steam. Ang laki, oh. Ang laki na ng laki nito. Ito po yung nakuha dati ay ano, magkano lang po? 46. Pero tinan nyo po ang laki nito ngayon. Sobrang laki na niya. 10 months. Ito yung 10 months pa lang pong alaga, ano? Pero ito yung mga magkano kaya abutin itong ganito? May 100 na? Baka meron na. Baka meron na rin ito. Kumbaga dubleado na yung presyo niya. Kaya maganda po talaga ang pag-aalaga ng baka pag ganito. Lalo pag alagang ganito yung mga baka. Ay, grabe laki, oh. Ang ganda ng katawan pati niyo. Grabing baka. Ito po yung mga baka dito, mga iwihan. Ayan. Holstein breed. Tinan nyo yung katawan, oh. Ayan. Diyan tayo magtataraka. Bakit ang mga pakain dito ng mga taga-Australia ay ba't ganito? Ang lalaki ng mga baka dito. Nakakatakot. Ang bilis. Parang hinihipan yung mga pagkalalaki ng mga baka ito. Grabing laki ng baka ito. Ayan mga Talong TV, ito po yung hanap buhay ng mga taga-Sariaya dito sa Bukid. Ayan po, hindi pag-aalaga ng baka. Kung hindi pag-aalaga ng baka, ito po ay gulay. Ayan, may sitaw. Tapos tinin nyo po dito, napakalawak po ng ampalayahan dito. Ayan o, ang dami na ng bunga. Ayan, tinan nyo po mga Talong TV. Ayan o, dami o. Grabe ang mga gulay o. Ayan o, simula doon sa dulo, puro ampalay. Bago pa lang po itong ina ano, puputihan bukas daw ang puti nito. Ayan, lawak nito. Ilang pitak siya na ampalayahan yan, hanggang doon. Dami. Lalaki ng mga bunga niya. Ah, sige kuya. Ayan, dami. Lawak ng mga gulayan dito. Ito ang kabuhayan dito ng mga sariyahin, kaya sila'y masisipag at sadya matyatsaga. At itong gulay ang pinakamahirap ha alagaan, dahil alam nyo naman mainit ngayon. Yan, pero green na green pa rin yung mga palaya dito. Ito naman po yung kanilang mga tanim ay mga ano naman, patula. Yan, pipitas lang tayo na isa. Maka-experience man lang makapitas ng palaya ha, patula. Yun, tandali pitasin, no? Diba? Kaya tayo na-addict dito pa ito sa Riyaya, eh. Dito napakaraming gulay. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Ulbok, sa Riyaya, Quezon. Shoutout kila Kuya. Tayo po ay nagpasyal dito, magbablog. At syempre, may dala tayong panindandamit. Ito po yung mga regular customer natin, mababait. Ayan o. Ito yung punta natin dito, hindi na si Sirius tatayo. Si ate, ate, pingin palamig. Si ate, nagtalikod na. Ayan po, ito po yung sinadya natin dito. Double purpose tayo. May dala tayong paninda. Tapos nagbibideo tayo ng mga baka. Ayan, maraming salamat po sa mga taga-Sariaya, lalong din sa mga taga-Barangay Lutukan, Sariaya, Quezon. Tayo po ay binigyan ulit nila ng blessing. Ito po, binigyan tayo ng 4 katos. Ito po yung dalawa kanina, nahulog yung isa sa motor. Hindi ko nakita ko saan, sayang. Ayan ang naiwan at sa likod po natin. Tapos binigyan rin po tayo ng dalawang kalabasa. Ayan po, ng isang magbabaka doon. Tapos, meron po tayong binigay silang sitaw. Tayo po pumit mo ng bitas nito doon sa kanila sitawan. Yan o, laka Charlie. Yan, salamat po sa inyo. Tapos hindi lang po yan. Meron din sila binigay ng mga patola. Yan po, ang daming patola binigay sa atin. Mga patola. Yan o, diba? May mag-guli na tayo. Kakaraos tayo sa ating mga guli. Napakamahal pa naman ng guli. Tapos meron din mga ampalaya. Yan, mga Talong Steven. Laki ng ampalaya. Yan, meron tayong binigay din ampalaya. Ay, talagang napakasarap tumira sa Riyaya, lalo na pag yan, libre sa gulay. Yan, maraming salamat. Tapos po meron din binigay tayo ng kamatis. Yan o. Kaganda ng kamatis nila. O, binigay sa atin ng laki. Yan, binigyan tayo siguro po ito yung 2 kilong kamatis. Yan. Maraming salamat po lalong din sa mga taga sa Riyaya, lalo sa pati mga viewers dyan at mga supay natin sa ating mga damit. Yan po, pagpalain nawa kayo lahat mga taga sa Riyaya. God bless!